Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagtatapos ng pagdalaw ng imahen ng Mahal na Birhen ng Imaculada Concepcion de Malabon, tayo ay sama-samang nagpapasalamat sa patnubay sa pagmamahal ng ating mahal na ina, ang ina ng ating Panginoong Jesus Nazareno, na siyang ating sariling nanay, na walang sawang umaagapay, nagdadasal para sa atin, kasama natin. Upang maging karapat, dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Espiritu, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ang 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe. Pagkaraan ng 40 araw, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos,
magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at ang paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Iligtas ang Israel, iyong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsupok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, bago ang lahat, sabay-sabay muna nating pasalamatan, papurihan ang ating mahal na pong Jesus na Sareno. Pero kagaya po ng aking nabanggit kanina, ngayon pong misa na ito ng ating alas 12 dito sa Quiapo ay ang pagwawakas, pamamaalam ng pagdalaw ng imahen ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion de Malabon. Kasama natin ang kanilang parish priest at rector,
si Father Joey Enriquez at si Father Sar na kanilang kanyang assistant parish priest. Pasalamatan natin at palakpakan din natin ng mga pari ng Diocesan Shrine of the Immaculate Conception sa Malabon. Tamang-tama naman po dahil buwan ng Santo Rosario. Dito po sa Quiapo, sa atin, sa tulong ng Formation Ministry, ang ating pong mga staff ay meron silang everyday na nagro-rosario by department, no? Sama-sama ang mga empleyado dito sa Quiapo ay nagro-rosario bilang pakikiisa natin sa pagdiriwang natin ng buwan ng Santo Rosario, ang mahal na Birheng Maria. Kailan natin pinagdiriwang ang Our Lady of the Rosary? October 7, nung Sabado. Pero hindi naman pulingid sa ating kaalaman na nung Sabado, October 7 ng umaga, isang hindi magandang pangyayari ang nangyari sa mga kapatid natin sa Israel. Na isinasama natin ngayon sa misa natin, ang buong mundo ngayon, ang Santa Iglesia Katolika ay kaisa ng pagdarasal natin para sa kapayapaan, pagwawakas ng digmaan ng gulo sa Israel. Nakakalungkot isipin nangyari October 7 ng umaga. Baka sabihin natin, bakit kaya pinabayaan naman ni Maria na magkagulo? Tandaan natin, isa lamang ang hangad ni Maria. Sa bawat pagpapakita niya, isa lang ang lagi niyang sinasabi, magbalik loob kayo, magsisi sa kasalanan, at bumalik kayo sa aking anak, ang Poong Jesus Nazareno. Kaya yung pagdalaw ng ating mahal na Birhen dito sa Quiapo ay isang paalala ng pagbabalik loob sa atin. Naalala ko yung kinuwento ni Father Amort sa yung exorcist. Ginawang pelikula yung kanyang buhay, The Pope's Exorcist. Yung kanyang sinabi tungkol sa pagdarasal ng Aba Ginoong Maria. Ano ang sabi niya? Every Hail Mary is a blow in the head of the devil. Ang bawat Aba Ginoong Maria ay isang suntok sa ulo ng demonyo. Kaya imaginein mo, pag nagro-rosaryo tayo, bugbog sarado yung demonyo. The power of the rosary, laban sa demonyo. At ano ba yung Santo Rosario? Ano ba ang binigay ni Maria? Ano yung itinuro niyang pagdarasal ng Santo Rosario? Walang iba kundi ang buhay ni Kristo. Kaya isa lang ang sinasabi ni Maria, isa lang ang tinuturo ng buhay ni Maria sa atin, magdasal kayo. Kaya yung binasa ni Father na Gospel, turuan mo kaming magdasal. At yun ang pakiusap natin kay Maria, na sana maging kagaya rin tayo ni Jonas sa ating unang pagbasa ngayon. Huwag tayong matakot na gamitin ng Diyos ang buhay natin, hindi para magturo ng mali sa iba. Hindi para takutin mo at pahinain mo ang loob ng iba. Turuan nating magdasal. Samahan nating magdasal ang bawat isa. Ano yung pinasikat na linya noon ni Father Patrick Peyton? The family that prays together stays together. Huwag nyo lang ipagdasal ang bawat isa. Magdasal kayo ng magkasama. Nasabihin nyo, Father, pinagdadasal ko naman yung asawa ko eh. Kayo ba? Nagdadasal ba kayong magkasama? Pinagdadasal ko naman yung mga anak ko eh. Ikaw ba? Sinasamahan mo magdasal yung anak mo? Kaya si Maria ay tunay na pinagpala. Sapagkat siya ay ginamit na biyaya ng Diyos upang pag-isahin tayo bilang pamilya, upang ibalik tayo sa ating Panginoon. Ang imahen mawawala dito sa Quiapo, pero ang biyaya ni Maria mananatili sa lahat ng simbahan, sa lahat ng pamilya. Kung saan
may pamilyang nagdadasal ng sama-sama, nandoon si Maria kasama nila. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipakiusap natin sa Diyos na sana katulad ni Maria, huwag tayong maging madamot at huwag tayong matakot na maging daluyan ng pag-asa ng ibang tao. Huwag natin sirain ang pag-asa ng iba. Huwag natin hadlangan ang biyaya ng Diyos sa ating kapwa, bagkus maging katulad tayo ni Maria. Magbigay tayo at maging pag-asa tayo sa isa't isa. Every day, pray the rosary. Every day, isabuhay natin ang Santo Rosario. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng napag-alaman ni na Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Sa tulong ni Maria, ipagdasal natin ang mga kapatid nating naiipit at naghihirap ngayon dahil sa gera sa iba't ibang bansa, lalo na sa Israel. Ang mga biktima ng lindol sa Afghanistan, ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Inihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Bayang tanggapin iyong
basbasa nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, La Immaculada Concepcion, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kasama ni Maria, araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay aalayan natin ng awit ang ating mahal na Birhen at ating pong pararangalan habang nag-aalay tayo ng ating panalangin. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. At te clamamus, exules spiribe, at te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, filius tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictu fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. Nobis Sancta Dei Genetrix, ut in ie peciamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virgis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum fili tui habitaculum efecimerere tu, Spiritus Sancto operante preperasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione, abit stantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang pangwakas na panalangin sa pagdalaw ng mahal na Birhen. O Diyos, Ikaw ang lumikha at humirang sa amin upang makabahagi kami sa iyong kayamanan at kabanalan.
Nagpapasalamat kami sa iyong awang walang hanggan. Sa loob ng maraming taon, kinupkup mo kami at pinagyaman sa iyong aral, awa at pangangalaga. Sa tangkilik ng aming mahal na ina, si Mariyang ipinaglihing walang salang anuman. Itinampok mo kami upang maging saksi ng iyong katotohanan at kabutihan. Itulot mong kami maging lalo pang tapat sa iyo at bukas sa isa't isa. Ang aral mong aming tinanggap ay ibahagi namin sa ibang naghahanap. Ang pag-ibig mo na sa aming umakit ay ihatid namin sa aming mga kapatid. Sa aming maganap ang salita ng iyong anak, dito makikilala ng daigdig na kayo ay akin kung kayo'y magmamahalan tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Idinadalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid na sa kasawiang palad ay nawawala pa sa amin. Itulot mong magbalik sila agad sa tahanan ng kanilang ama at nang magkaroon na lamang ng iisang pananampalataya at iisang pastol. Basbasan mo ang aming kinabukasan. Lingapin mo ang mahihirap, mga may sakit, ang mga naliligaw ng landas ng buhay. Magliwanag sa aming puso ng iyong pagmamahal at nang sa tulong mo, magkaisa kaming lubos sa paglutas ng aming mga suliranin sa ikauunlad ng aming buhay at ng aming pamayanan. Maghari ka sa amin, mahal na Panginoon, at sa pamamagitan ni Mariyang Kalinis-Dinisan, palaganapin mo po sa amin ang iyong kabanalan, kasaganahan at kapayapaang walang hanggan. Amen. O Mariyang Kalinis-Dinisan, ipinaglihing walang sala anuman, idalangin mo kaming sa iyo'y nananawagan. Bago po ang huling basbas, muli, nagpapasalamat po tayo kay Father Joey at Father Sar ng Immaculada Concepcion de Malabon sa kanilang pagbabahagi ng debosyon sa ating mahal na ina kasama ang ilang mga deboto mula sa kanilang shrine. Palakpakan po natin sila, Father. Thank you po, Father. Siyempre mula sa ating parish priest at rector, Father Jun Siscon, maraming salamat. Pagkatapos dito sa Quiapo, sa Loreto naman ibabahagi ang mahal na ina doon sa Maynila. Sa Bustillos, maaari nyo pong ibalita rin sa inyong mga kadeboto natin ng mahal na Birhen ang pagdalaw ng Immaculada Concepcion de Malabon sa Loreto mamaya. Nagpapasalamat pa rin ang simbahan ng Quiapo sa inyo ring walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para po sa mga gawain at programa natin dito. Ang inyong mga pinansyal at material na tulong ay malaking bagay lalo na sa mga kapatid nating higit na nangangailangan katulad ng ating feeding program sa mga bilangguan, sa ating mga estudyanteng natutulungan at sa mga may sakit. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng pagtulong na ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.